Hi guys! Sheila's here. Welcome back again to our channel. So in today's video, isishare ko sa inyo yung bago kong pinagkakaabalahan ngayon at the same time ay pinagkakakitaan. So ayan, from Lifaholic, Sheila, where now, Sheila's here na. Ito na yung aking bagong channel. So ayan guys, isishare ko sa inyo yung bago kong pinagkakaabalahan at the same time ay pinagkakakitaan. Ano nga ba ito at bakit? Ayan, kung gusto niyong malaman, keep on watching. So guys, based sa ating title ay Lifaholic Sheila to Nailaholic Sheila. Yes. Ayun, ito yung isa sa episode dito sa aking channel. I-share ko sa inyo yung aking bagong pinagkakabalaan, which is yung pag-nail art. So ayan, from dating full-time plantita at mom, yes. Yung hobby ko, yung nanay na yung pinagkakabalahan ko ay yung paghahalaman. So ngayon, meron akong bagong pinagkakaabalahan. This is not just a hobby. Hindi lang siyang hilig. Ngayon ay napagkakakitaan ko na ito siya guys, oh. Yung pag-nail art. Ayan, may buhok pa. Ayan siya. Yan, oh. Cute. Yan yung sample, yung gawa ko ngayon sa sarili ko. Ito ay soft gel nail extensions. Yes, sa talagang nakakakilala sa akin, ay alam na kung gaano ako ka-arte. Yes, yung arte lang na, yung kikay, isa na dito yung pag-nail art. Mahilig talaga akong magpahaba ng kuko nung high school pa lang. Lagi yung mahaba yung kuko ko at laging may cutics yun. Nag-nail art kasi gusto ko yung ganyan ng kuko ko lagi eh. Maganda siya. So, ayan. Kahit nung naghahalaman ako, maghaba yung kuko ko, may cutics pa din. So, ayan. Kasi yun yung isa sa nakahiligan ko. Yes, yung kaartihan ko. Yung pagkukuko. So, ngayon, why not ito yung pagkakakitaan ko? Because ang pag-nail art ngayon ay isa na ding trend. So, ayan. Paano ako nag-umpisa? Or paano ako na nahikayat or paano ako nagsimula na mag-nail art. So, ayan, ito. Backstory muna. Magkwento lang ako sa inyo ng saglit. So, ayan. Last year, 2023, na mga September, ayan, uuwi kami ng Bicol kasi kasal ng ni Nene, yung pinsan na daddy. So, ayan, kasi mag-aabay yung dalawang anak. At syempre, attend ka ng kasal, gusto mo maging bongga at fabulous. Syempre, isa na din ang ating mga kuko, di ba? Pag-attend ka ng party, kagaya ng wedding, kailangan bongga. So, ayan, nagpagawa ko ng nail art. Isa din sa kaibigan ko na mahilig sa kuko ay si Madam Roda. Ayan. Siya itong naghikayat kasi laging maganda yung kuko niya. Kalaki-meet namin, ang ganda ng kuko niya. So, ayan, sabi niya, meron akong kakilala. Dalhin ko sa bahay, papuntahin ko. Magne-nail art tayo. Ayan. Magpapa-home service tayo. So, doon nagsimula. Nagpa-home service ako doon sa bahay nila. Kasama ng mga kaibigan ko ni Madam Nons. Ayan. Ayun, nagustuhan ko siya. Sabi ko, ay, madali lang siyang gawin. It since noon pa man, gumagawa na ako ng nail extensions. Nagdi-DIY ako dito sa bahay. Lalo na pag may mga okasyon, gumagawa ako ng sarili kong kuko. Na nagkakabit din ako ng mga fake nails. Ayan, kagaya niyan. Ngayon, since available na din siya online, pwede ka na mag-order sa Shopee or through Lazada. So, ayan, madali na lang. At mga gamit na din ay madali na din hanapin. So, ayan, i-order lang, swipe lang, add to cart, and then check out. Ayan, the next day, andyan na sa'yo. So, ayan. Yun na nga, nagpakabit ako ng kuko, sabi ko, ay, ang ganda. Tapos, nagkwentuhan kami ng manicurista, ng nail artist, si Marvie Alinday. So, ayan, hi Marvie, shout out sa'yo and thank you at na-inspire ako sa'yo na mag-start ng aking nail art. So,
ayan, yun nga, nalagyan ako. So, ang nail art ko, nagawa niya ay naglast sa akin ng 3 weeks. Ayan. Ako na lang mismo nagtanggal after 3 weeks kasi humaba na lang yung mismo yung kuko ko. So, parang pangit na siya tignan. So, ako na mismo nagtanggal and then sabi ko, why not na bumili na lang ako sa Shopee ng gamit ko. So, ayan. Bumili ako ng starter kit ko worth 999 pesos which is meron ng UV light. May mga nail polishes na siya. May mga pang kuskus. Lahat. Kumbaga, starter kit. Pwede ka na mag-start ng DIY na nail polish mo. So, ayan, nag-start ako. Gumawa ko ng sarili kong kuko. And then, sabi ko, Ma'am, why not na gumawa din ako ng mga nail art para sa iba? Or mag-start ako ng aking nail salon ng business. Nag-home service. Kasi, parang ano siya eh. Maganda siya kasi hawak ko yung oras ko. Pwede dito lang sa bahay or ako yung pupunta sa pagsiservisan ko o mag-home service ako. So, ayun na nga. Kasi, since nung nagpasok ka na din, pag 7:30 or 7 o'clock ng umaga, nakaalis na sila mga kids, ako na lang laging naiiwan sa bahay. Most of the time. So, pag nandito yung mga pinsan ko or may kasama ko dito, yun. Kami na lang naiiwan. Pero, kadalasan ngayon, ako na lang talaga. So, ayun, para ma-maximize ko yung oras ko, at least hindi siya masayang. Kasi medyo naglalaylo na din ako sa paghahalaman. Pag sinipag na lang ako, saka magre-repot. Pero yung daily routine ko pa din na, or yung weekly routine ko, yung pagdidilig, paglilinis dito, ay andyan pa din siya. Kasi hindi mawawala sa akin ang pagiging plantita. So, ayan pa din yung part ng pagiging leafaholic Sheila ko, yung pagiging plantita ko, ang hindi mawala sa sistema ko. Nasa dugo na eh. O kumbaga, nagkaugat na. So, ayan, back sa topic nating pagkukuko. Yun na nga, nag-start ako, sabi ko, tinry ko sa sarili ko, sabi ko sa mga friends ko, sabi ko, Tinuns, kaya ko naman gawin, try ko sa inyo. Since na nagawa ko na sa sarili ko, sabi ko, at para madagdagan yung knowledge ko ay nanonood ako sa mga FB Reels, sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. So, ayan, para madagdagan yung mga knowledge ko sa paglalagay ng mga design. So, yung basic na pagkakabit at paglilinis ay alam ko na kasi meron naman akong background sa pagmamanicure, pedicure. Kasi, before, nagtatrabaho ako as a HR sa Manila. So, ayan, nung nagtatrabaho pa ako. So, ayan, isa sa mga pinapadala ko abroad ay yung manicurist or nail artist. So, ayan, kaya ako natuto. At saka marunong na din talaga ako kasi syempre nung high school pa lang, college ay nag-nail art. So, ayan, hindi na nabago sa akin. So, nadagdagan na lang yung knowledge ko. And then, yung nadagdagan ng knowledge ko kasi tinuruan ako na international standard or yung basic standard ng pagmamanicure lalo na abroad kasi yun nga yung paglilinis hanggang sa paglalagay ng polish. So meron akong background doon kasi tinuruan na ako at saka nagtitraining na din ako kasi ako yung nagtitrain or chinecheck ko yung mga aplikante kung marunong talaga sila o hindi. So ayan, ako yung nag-ano sila kanila kung marunong sila o hindi. So, doon din nadagdagan yung knowledge ko at doon din ako natuto. So, yun nga, sa pagkukuko na to ay natuto na din ako kalaunan sa pagpagawa. Ano lang yan, more practice lang yan eh. Walang sinuman na paggawa expert agad. So, walang ganon. Kahit yung mga expert na ngayon ay nagsimula din sila sa ano yun, sa yung ano yan, unti-unting natututo. So, ako ganun ako ngayon eh. So, yun lang guys, in-offer ko sila. Tingnan si mga friends ko na gawa ko ng kuko. Ayan, sa minimal fee lang naman. $350 for soft gel nail extensions, yung mga ganun. So, ayan, meron na din akong FB page. Kindly check yung price list. Ayan, napakamura. I-compare mo sa mga prices sa salon at sa mga malls. Yung sa mga kilalang ano. Mahal siya, pero sa akin, very affordable naman since wala naman ako binabayarang OPA dito at yun nga, nag-home service lang naman, nag-a-add lang ako pag
home service 200 pesos para sa pamasahe at saka effort ko din magbitbit ng maleta, ano. Ay, Diyos ko, kung makita nyo lang kung akala lagi ako maglalayas. Nakamaleta kasi lahat ng gamit kong pagmamanicure andoon. So, ayan, nag-start. Paano ako nag-start? Yun, bumili ako ng starter kit sa pag-nail art, sa pag-gel polish. So, ayan, doon ako nagsimula hanggang sa, syempre, may nagpagawa sa akin sa nails, binayaran nila ako hanggang sa, yung binayad nila sa akin, bumili ako ng iba pang gamit. Tapos, yun, nagkaroon ako. Inoffer ko yung iba kong friends sa Facebook na gawan ko. Tapos, yun, may bayad sa akin. So, yun, hanggang sa unti-unti akong nakabili ng aking mga gamit. So, ayan, gumawa ko ng FB page ko na She Nails It. Kindly click the link. Yan. Lalagay ko link sa comment section or sa dito sa description box para if like and follow nyo ako. Doon nyo makita yung mga gawa ko, mga sample, and then yung mga price list, or kung may mga kakilala ka na malalapit dito ang i-offer sa akin na or i-refer ako para magpagawa ng kokoso. Ayan guys, ito yung bago kong pinagkakakitaan ngayon, ang pag-nail art. So ayan guys, on further details, i-share ko din sa inyo. Yun, napadaldal lang ako sa inyo kung paano ako nagsimula from leafaholic to nailaholic. So ayan, maybe comment kayo or ano na lang. Ganito, comment down below kung gusto nyo pang mga ganitong pag-usapan about sa pag-nail art, kung paano ako nagsimula. So, ayan, isi-share natin yan sa next video. So, ayan guys, yun lang ang bago kong pinagkakaabalahan ngayon, ang pag-nail art. So, ayan siya guys. Kung gusto nyo din, comment down below. Next natin na video ay isi-share ko sa inyo yung aking garden dito na kinonvert ko na din yung part na dito, yan, na meron akong nail art studio. So, ayun guys, thank you at nakinig kayo sa akin ngayon. Nang daldal ko na naman. So, ayun, kasi syempre, para ma-share ko sa inyo kung paano ako nagsimula. So, ayun, at yung kung paano nga yung pag from leafaholic to nailaholic na naman si Mami Sheila ngayon. So, yun guys, at ito na din yung sabi ko sa inyo, si Sheila here, may mga iba pang pinagkakaabalahan maliban sa paghahalaman. So, isa na itong pag-nail art. So, ayun guys, thank you at nakinig kayo sa akin ngayon. At kung gusto nyo pang malaman at ma-update kung ano pa yung mga next videos natin, kindly subscribe at click nyo yung bell the button para lagi kayong ma-update at ma-notify pag may bago akong video. So, ayan. Isa sa mga mapag-uusapan dito sa aking channel ay yung pag-nail art. So, yun guys. So, bye-bye nyo yan. At syempre, nag-aano pa ako kung schedule ko. Kung anong araw ang schedule natin sa pag-nail art. So, isa ito sa ating magiging topic dito sa aking channel. And then guys, kindly follow nyo din ako sa aking mga social media account, TikTok, Instagram, FB page, at sa aking bagong Facebook page na She Nails It. Ay kindly like and follow na din po para matagdagan yung aking followers doon. And then, pa-share na din po. Baka merong mga malalapit dito sa along area ng Cavite na gusto magpa-home service. Available po ako. So, ayan. Kontakin lang po ako. So, yun guys. Thank you at nakinig kayo sa akin. Ang haba na napag-usapan natin. So, yun lang. Next topic naman para hindi masyadong mahaba. So, yun. Thank you at see you on my next vlog. So guys, bago tayo maghiwalay sa video na to, mag-iwan muna ako ng katagang keep smiling because life is a beautiful thing and there is so much more to smile about. Enjoy every moment. Bye! Ingat!